parte po kan sito kay Karate do Philippines sa kuya mga kaulesing da mga kabong regarding po sa another triumphant na kapangganan po ninda lalo na po mga nakalipa hindi sa syudad ni Naga. So on the line via Zoom, good morning po mga sir, mga ma'am. Ayan, siguro po una ang inyong pagbati sa ating pong mga tagapakinig dito sa Bongo Radyo Naga. Good morning po sir. And happy National or World Teachers Day. Hello, hello. Can you hear me? Ayo po. Opo, ma'am. Naririnig po kita. Live po ngayon tayo sa Bombo Radyo Naga. And siguro po, kayo na ma'am yung magpakilala sa ating pong mga kausap ngayong umaga. Ah, okay. So, good morning po everybody. PKL, Bombo Radyo Star FM Naga. Ayan. Opo. Bale, I'm Engineer Ethel Aquino. Andito po ako ngayon sa Cavite. Pero, ang mga kasama din po natin is mga karatekas po from PKL Shitokai Naga BBF. Ayan po. So, andito po, isa po sa mga instructors natin dito sa PKL Naga, ang mag-asawa po na sina Sensei Alan Florin and Sensei Donna Florin. Ayan po. Say hello po. Hello. Alright. And okay, na andito rin naman po ang isa pa rin po nating instructor, si Sensei Alan Baldoza. Medyo busy si sir. Hello na lang po siya mamaya. At isa pa rin po ang nakakuha po ng gold medal sa ating pong katatapos na Igama Cup, si Sensei Michael Albano. Maray na daw po. Yes, maray na pagkaagapan po, Sir Mike. Opo. At syempre po, naandito rin po ang ilang PKL executives natin. Ang ating PKL Secretary General, Pastor Sensei Eric Adefrin. Sensei Eric, actually nasa Laguna po kasi siya. Ayan. Okay. Sensei Eric, hello. medyo baka mamaning siya. No? Oh, po. From Laguna po siya. And ang ating pong founder and headmaster ng PKL, Philippine Karate the League, from Laguna rin po, si Shihan D. Hello po, Shihan D. Yeah, maray na ugto sa inyo lahat. Ah, po, ay napagodo man po, Sensei. Opo, Shihan D. Aquino. Okay po, salamat po. Okay, so siguro, diretso na po ako sa ating mga katanungan, lalo na dito sa Good News, Ma'am SL. Ma'am SL, siguro po una sa inyo para dun sa good news natin as mula pala dito sa Naga City, yung mga nakakuha po ng medalya na naman, nanalo dito po sa ito pong ino-organize natin na international event po. Apo. Before po niyan, meron din po kasi kami na nagawa na PKL Idol 4, which is international virtual karate tournament din po siya, wherein 14 countries po yung lumahok doon. And from Naga po, meron pong tatlo na nakakuha po. Ito po muna. Andyan po si Sensei Michael Albano, who got silver. And Sensei Alan Florin and Alan Baldosa both got bronze medals. And at the same time po din po, dito po sa katatapos na Igama Cup, which was held in California, USA, it's also a virtual karate challenge. At tatlo rin po ang nakakuha sa PKL Naga, which is, yun nga po, yung kanina, si Sensei Michael Albano, who got the gold medal. And yung mga students po naman din natin, na sina Sensei Matthew Baldosa and Senpai Matthew Baldosa and Senpai Gian Paolo Baldosa, who got both bronze medals. Yan po. So, talaga pong competitive po ang mga taga-Naga po natin, palaban. Okay. So more on dito, Ma'am SL, ilan pong mga medals yung nakuha natin po ulit? And ano-ano po itong medals para po sa, to clear out, sa aparte po ng ating pong mga tagapakinig. Apo.
So aside po sa lahat ng medals na ako PKL, mag-concentrate po ako dito sa ano, sa PKL Naga. So ayun, again, for the PKL Idol 4, ika-fourth season na po namin, we got 1 silver and 2 bronze medals. So 14 countries po ang nag-participate po dito sa PKL Idol 4. This was conducted August 21 to 23. Wherein, doon naman po sa isa pang international tournament, which is the Dama Cup, held September 19. It is hosted in California, USA. Wherein, tatlo po uli ang nakakuha from PKL Naga. So, yun nga po, 1 gold and 2 bronze medals po. Alright. Okay. So Ma'am Esel, siguro diretso na ako sa aking mga katanungan rin, lalo na dun sa ating pong mga nanalo na nakakuha ng medalya lalo na dun sa ating pong mga taga-Naga mula sa Naga PKL Naga. So, siguro una dun po sa kay Sir Michael and kila Sir Alan Florine and kay Ma'am. Opo. Sino po muna una? Ayan, kay Sir Michael muna tayo, ata. Opo. Opo. Sir Michael. Good morning po. Opo. Sir, well, siguro any reaction from you after na makakuha ka ng medalya dito sa ating pong international event? Basically po, napakalaking surprise po noon kasi we are really not expecting na makakasama tayo sa Igama Cup. It was actually the initiative of our PKL headmaster, si Han Dennis, na to give again the group of PKL Naga BBF a chance to compete in an international event. And fortunately nga po, we won relevant places in that competition. So we are really proud and thankful to Sheehan Dennis for this overwhelming support. Alright. Okay po. And siguro sa part nila Sir Alan Florine, Sensei Alan Florine, Sir? Opo. From, syempre, dito sa PKL Shintokai Naga. So, congrats po. And would like to congratulate po ang PKL family, and PKL Naga na nakakuha po ng mga medalya. Ako po. Ayan po. Congrats. Ayan po. Ayan. Okay. And kay ma'am, yung katabi niyo, sir, o katani. Bicol na lang. Kataib. O katai. Ano po? Hi, sir. Hi, sir. Opo. Sibo, ma'am, any reaction from you regarding dito sa nakakuha nating medalya and from Naga City? Opo. Mm-hmm. Very thankful po kami kasi kahit pandemic, nakaka-join kami sa nakaka-encourage po sa mga martial artists na to continue training even though pandemic tayo ngayon. Doble yung boses ni Ma'am. But still, kinalabasan pa rin, Ma'am, thankful. Ano, kasi yes. Ito po, Ma'am, gold. And yung mga medalya na kuha natin, Ma'am, talaga sabi nga, tatak Naga rin yun. No? Tayo yung nakakuha dun eh. Po. So dito, Ma'am, siguro sa parte na rin po ng ati po ni Sir Alan Baldosa rin. Sir, on the line, kayo po, sa reaction nyo rin dito, sa part nyo rin po. Ayan, kay Sir Alan. Opo. Alright. Okay. Biglang nawala si Sir Alan. The Sensei Alan. Ayan. Sensei Alan, ayan, nakabalik na. Sensei, siguro reaction from you, Sir Alan, sa dito sa napanalunan ng ating pong mga
competitors? I mean, apo, sa part nyo po, apo. Okay. Ayan, medyo ano ang line ni Sir Alan. Siguro okay. Paulit daw paulit po Sir Alan, anong sinabi po ninyo? All right. Umeeko. Ayan. So siguro still ano, thankful pa rin naman Sir Alan ano sa ating napanalunan ano. Medyo ano nagpa-practice si Sir Alan eh. Pero still ano siguro po still congratulations sa nakuha pong medalya ng ating pong grupo. And dito po siguro sa part po ni Sir Michael ulit, ano po yung mga struggles natin dito sir after na ito mapanalunan natin, mayroon ba tayong parang nakitang malaking barrier that time nung kukunin natin tong medalyang to? Basically po kasi yung oras ng pag-practice kasi meron naman po tayong pinagkakabalan sa marhapon, yung ating hanapuhay. Tapos ang pagkakata lang po natin na mag-ensayo ay tuwing gabi. May mga time pangako na pumupunta ako dito sa gym ni na Sensei Alan at Sensei Donna para lang makipractice. Kasi wala rin akong space. Kaya yun po talaga ang struggle. Hindi ka na... Lalo po kasi yung event na sinalihan natin ay Kobudo, yun po yung paggamit ng mga ancient Japanese weapons. Sa parte ko po, ang ginamit ko po ay Sai. So yung pag-weapons po, alam natin kailangan natin ng space. So yun po ang actually yung struggle. So kailangan ko bumiyahe from Naga going to Minalaba para na makipag-gamit ng gin. Oo. pero dito sir sa part po nung mismong laban ninyo, ano po yung parang nakita nyo dun sa kalaban nyo that time, ano ba sabi nga talaga yung bangis rin yung ano ba any comment from your fight po sir? Hindi po tayo wala tayo sa posisyon na mag-comment sa mga ating mga naging katunggani. Yung mga kurado lang po yata ang may karapatan okay na magkomento niyan. Pero sa malamang po, in a very, it's a very humbling experience po na mapasama sa ganyang mga patimpala. Dahil alam natin na pagka-international na, hindi na yan ang mga ating mga katunggali ay hindi basta-basta. So, sa awa siguro ng Diyos, kaya tinalag po tayo kabila ng mga struggle natin, sabi ko nga sa oras at sa lugar na pagdarausan ng ensayo, kaya kahit papano ay pinalad po tayo. Alright, okay po. And siguro sa dalawa natin pong ano dyan, ano ba, couple, ayan, sa kila Sir Alan, Sensei Alan, Florine, and kay Ma'am Donna, siguro sa part nyo na lang po, Ma'am, kumusta rin yung naging laban natin? Opo. Mahirap po pag ano pag hindi mo alam pag hindi mo alam kung anong magiging katunggali mo kung magaling ba o ano. Kaya lang kailangan mo lang po talaga mag-focus sa gagawin mo sa training, sa mga dapat na gagawin. Yan lang po. Medyo nahina po ako interview. Alright. Okay po. Kay Ma'am Donna, ipokay lang po. Makuhanan pa rin namin ng, ano, opo, any pahayag. Okay. Actually po, I'm here for support lang po kasi medyo busy din na po ako sa aking work. So, hindi ako masyadong naka-participate sa mga virtual games ni
ni PKL. Pero I'm here to support our BBF team. Nagte-training din po kami para ma-enhance pa or ma-improve pang aming mga galaw. Hmm. All right. Okay po. Okay po, ma'am. And siguro diretso na tayo kay Sir Frederick, ayan, Adufuin. Siguro, sir, any reaction dito sa ating pong mga nakuhang panalo dito po sa ating international event, sir? Alright. Nasa linya pa ba si Sir Frederick? Opo. Okay. Okay, so biglang na-mute. Okay, so siguro kay Sir Shihan D. Aquino. Sir, on the line pa kayo? Opo. Yes, sir. Opo, sir. Opo. Kayo po ang founder na rin dito sa ating pong organization. Any comment from the past triumphs natin po, sir? Opo. Yeah, so we're very much proud with the PKL Naga for a job well done, especially during our international tournament. Very tough yung labanan kasi some of the events, it was participated by a powerhouse team like USA, Canada, yan, Indonesia. So, in spite of that, our team from Naga, since they started 2 or 3 years ago, when they become a members of the PKL, so they doing very good job. They got lots of medals, not only with our instructors but also with their students, like yung father and son, the Baldosa father and son, yan si Sansei Florin, who got bronze medal in the international tournament, yung Karate Idol. It was participated by 14 countries. Yeah, so it's very tapin laman talaga. Like si Sensei Mike, he joined in the Kobudo, yung weapon. So he did a very good job then. So he got bronze medal, bronze, right? And a gold medal in the last Igawa Cup in the USA. So right now, our team, not only in Naga, but in different parts of the Philippines, we have branches in different parts. They are preparing for the upcoming 2 major events this year. Okay. One is the upcoming, I think it's that Asia Pacific Sitorio Championship to be held on November, organized by the Kazakhstans. And the other one is the World Karate Championship organized by Brazil. So that's the 2 major events na sasali namin outside of the Philippines. Aside do sa yung organize namin this year din, yung 7th Nishimura Cup, na virtual tournament din siya. Before yung pearl yung Nishimura Cup 1 to 6 season is a face to face tournament, but this time due to the pandemic we will organize it via Zoom or virtual event. Okay. So yun, as the founder of the PKL, we are very much proud with the PKL Naga for their development since yun nga na nasimulan namin siya 2 or 3 years ago. So ang laki ng development nila. Okay. And we are very proud of it. Opo. Opo, sir. And dito, sir, as nasabi po ninyo na virtual, paano po ito magiging process nito? I mean, sa paglaban, opo. Kasi last time na nakapag-interview kami, same yung magiging process, opo. And hanggang ngayon, sir, opo. Very kasi yung nagiging high-tech na rin kasi yung event as virtual. Before, they just send a video and all of the 5 judges from different countries are judging their video. But right now, I think they will send in video through Zoom and they will watch it live, something like that. So it's very nagiging high-tech na rin yung virtual tournament. Very competitive. Before kasi nakakakita lang yung ang nakakakita is only the judges. Okay. Then eventually they will send you the result of that event kung nanalo ka o hindi. With the score of different judges. Okay. So, ito, sir, very challenging. Yeah. Live.
yeah, this event, I think live na mapapanood nila. Ang challenge lang diyan kasi the judges comes from different countries. So there's ano, there are yung time. Opo. Ayan. Nawala si Sheehan D. Ayan. Okay. Ma'am SL, dun sa naiwan na pointers ni Sir D. Opo. So, ayun nga. So, nasabi nga ni Sheehan D na before is ano lang, we send videos and then judges lang yung nakakakita. Mm-hmm. And then the scores were provided to all ano, to all competitors. But mm-hmm. right now they are enhancing the method wherein yun nga, Zoom is live. Mm-hmm. So both athletes can see mm-hmm. the performance nung bawat isa, di ba? Yun nga, sinasabi ni Sheehan is the time difference. Kasi like here, today is a lunchtime, pero sa iba is midnight. Yes. So, kasi iba-iba from different countries yan eh. Like yung PKL Idol 4, we have judges from Iran, from Sweden, meron din from Asia. So, time difference lang ang magiging problema nun. So far, sana naman, okay pa rin yung mga ano natin, internet connections natin para hindi ma-delay. Ma. Kasi minsan nagla-lag, di ba? Pag, pag live. So hopefully, ma-improve pa yung ano natin, yung internet ano natin, quality. Mm. Alright. Okay, so parang nagbabalik si Sheehan D. Aquino, sir. Ulit. Hello po, sir. Yeah, labutol, gratiata sa akin. Opo. Okay. So siguro sir as opo. So dito sir, balikan ko lang siguro 'yun sa parte na ng ate pong pinag-uusapan yung regarding sa ate pong virtual ano na ito, virtual fights. Opo, yung ganito live na lang maipapakita yung mga galaw. Dito sir, talagang dapat ready, dapat naka-prepared ang ating mga lalaban na kasali dito or mga mga magko-compete. Yeah, actually that's why every week they have their own training. It's one way of preparing for the next event. So every tournament kasi tumataas yung level. Pwedeng nanalo ka ngayon, the following ano, virtual event, natatalo ka eh. So, lahat nag-improve. Like, for instance, Sansei Mike, he got silver medal in the Kubudo. Yung nag-gold, tinalo naman niya doon sa USA. Siya naman yung nag-silver, siya yung nag-gold. So, something like that. So, nag-improve lahat. Very top line labanan. Since video nga, so you need to practice talaga. Para ano, kasi ang hirap i-judge din na video lang siya. Okay. Sometimes it's yung pag-video mo pangit. So kahit magaling ka talo. Okay. At kasali pa yung sir? Presentation. Yeah, it's a matter of ano, kasi minsan blurred yung kuha mo o kaya masyadong maliwanag. So minsan na ano yung mga judges. So dapat you need a very good location. Because some of the areas, because of the pandemic nga, they just filming outside of their house. So, minsan masyado maliwanag. Or sometimes, they just use it the room. Yung kwarto lang. So, yung space. So, masyadong malapit siya. So, parang ganun yung nagiging problema. One good thing in Naga City, they have their own dojo, yung training area. Like sila Sansei Florin, they have their own dojo, so they can film yung magandang video talaga ng kata. Like sila Sansei Baldosa, they have their own dojo, so na i-re-record nila yung video nila maganda. And ngayon po sir, siguro last point na lang to, Sir Aquino, siguro malaman namin kumusta ngayon yung mga nag-a-apply to or nag-register para makasali rin sa ating pong grupo sa ating pong organization sa Karate Do Philippine Karate Do League po sir.
Yeah, in spite of the pandemic, we are not actually affected with that pandemic. So we still have a lot of students who enroll in our different branches. Not only in Naga City, we have branches all over the Philippines. Eh. So I just saw the development ng bawat dojo. Tuloy-tuloy pa rin yung enrollment nila. Although yung iba, the some students, because of the some conflicts of their school class, kasi online eh. Some of the school, so may conflicts sa schedule. So yung iba hindi nakapag-train. But still, they're still pa rin. They have students na nag-enroll. Either some of our dojos, they do face-to-face, like Naga, I think, ewan ko, GCQ sila o ano, so, meron silang training. Although, they need to check, I think, yung temperature, yan, o kung mainit o hindi, parang ganon. There are some area pa rin na online pa rin sila. They cannot do face-to-face. Or they do face-to-face, so they need to use mask or shield just to follow the DOH yung paling safety pa rin ng mga bata. Pero hindi kami actually problemado doon affected doon sa mga sa pandemic, because practicing karate is yung one way of yung mapalakas yung yung immune system. Yes. So it's a good rin. It's a good thing na we are into martial arts and I don't see any incidents pa na nasa martial arts ay naapektuhan o na ng COVID. Wala pa yata naka sa record na most of the martial arts or those who are involved in sports, so malakas yung immune system nila eh. So they can handle it. Okay. All right. Okay po. And Shian D. Aquino, sir, siguro last point sa part po ninyo. Message sa ating pong mga taga-subaybayad, lalo na dito sa Bomborajo, Naga, dito po sa ating pong napanalunan, and sa darating pang mga panalo natin dito, sir. Ayan, in behalf of the Philippine Karate League, I would like to congratulate the PKL Sitokai Naga BBF for a very good for a job well done in the international tournament, and for those who are interested, especially all our Oragon brothers, especially in Naga City, all over the Bicol region, because PKL is not only in Naga City. We have branches in different parts of Bicol. We have in Sorsogon, Albay, Ligaspi, like that, or Camarines Norte. So, all our Bicolanos brothers, we are inviting you to join and be part of the League of Champions. The Philippine Karate League, Sitokai or Sotokan groups, you just keep in touch with them. You just check in our website, www.philkarate.com. All of the different branches in Bicol region, you can check it in our website. So karate is very safe martial arts, or very safe sports discipline. You can join with us and be part of the Pamilya Kasama Lagi or PKL. Okay. Thank you. All right. Salamat po, Shihan D. Aquino, and salamat rin po, Ma'am SL, kay Sir Alan Florine, Sensei Alan Florine, kay Sensei Alan Baldosa, Sensei Mike Alabano, and kay Sensei Donna Florine. Salamat po sa ibinigay na oras sa Bomborajo Naga. Ingat po kayo, and still, go for the win. Alright. Okay. Thank you salamat very much po. Okay. RFM Bomborajo. Okay. Thank you, and thank you for the opportunity. Ayun, and for featuring PKL again in your Bombo Radio. Yeah. Okay. Salamat po. Thank you po. Thank you. Let's beat COVID-19. Opo. Salamat po.